Turkish vlog. Today is January 30, 2024, and for today's vlog ay pag-uusapan natin. Wow, anong pag-uusapan natin? So, ayan guys, so makukwento ko lang sa inyo na parang 2 weeks na akong 2 weeks na kaming LDR ni Mister. So, hindi ko yan na-update sa inyo kasi super busy si Inday and many ano ba tawag dito? After nung binigay ko yung mga gamit ni Baby, yung gamit ni Layla dun sa kaibigan ko kasi buntis siya. So, inshallah guys na babae din yung anak niya para yung iba mga staff ni Layla, yung mga pambabae, pwede ko pa rin ibigay sa kanya. So, hindi na siya bibili. Kasi guys, di ba, maganda at maganda kasi guys na mayroon tayong mga kakilala or marami tayong mga kaibigan dahil pag nanganak sila, tapos ikaw naman yung turn mo naman na magbuntis ka, so masasalo mo yung mga gamit ng baby nila kung hindi ka maarte. Since hindi naman tayo maarte, and ang asawa ko, pagandaan sa kanya, hindi siya maarte, and super practical din ang asawa ko. Kaya naman, yung mga pinaglumaan ng mga baby ng mga kaibigan niya, kaibigan ko, nire-receive ko lang nang nire-receive. Kaya hindi talaga ako bumibili ng mga damit ni Layla. Bumibili man ako pero pa isa-isa, dalawa, ganyan. And yung some stuff. And yun nga lang, napabili kami nung stroller niya. Kasi pang toddler na yon. So si Layla kasi hindi na yan natutulog or hindi na siya baby. Kasi yung first na araba, yung first na stroller namin is pang baby yon. Kaya pinalitan na namin. And yung stroller na yun guys ay bigay din yun. Bigay din yun ng kaibigan ni Sir John. So, super lucky lang kami. Anyways, for today's video ay, ayan guys, kahapon pala, naglinis ako ng bonggang-bongga at sobrang dami kong nilinis. As in, nilinis ko yung kwarto, lahat-lahat na nilinis ko. And then, kung nagkaroon ako ng chance na magpalit-palit ng mga posisyon, alam niyo naman tayo pag mga Pilipina is, palit tayo ng palit ng mga posisyon ng mga sofa natin. Pero yung aking sofa, hindi ko pinalitan. Yun lang upuan ko nang pag nagpapadede, inilipat ko lang sa sala. And then, ayan, niluto ko yung whole chicken kasi ang sabi ni Junet sa akin ay pupunta siya kahapon. Pero siguro, tinamad na din siya kasi kahapon is super mahangin, maulan, parang nag-snow pa nga. Kaya hindi siya pumunta dito kahapon. And ito yung nagawa ko kahapon, guys. Oh, tcharan! Ito yung entrance namin. Ito yung incense row. Ito yung the main entrance na door. And then, pagpasok mo, ayan ang makikita mo. Ayan. Dito ko nilagay yung mga candle-candle natin na ayaw kong gamitin kasi mahal yung candle, so ayaw kong gamitin. So, nilagay ko din dito yung bamboo na tree, yung bamboo ko na binili. Actually, naghahanap pa talaga ako ng mga ganyan, pero wala na talaga ako nakikita mga binibenta, mga bamboo-bamboo. And then, eto, yung binili ko to sa IKEA, nilagay ko siya dito para mas maganda siyang tingnan. Ito kasi yung shoe shelf namin. So, ito yung mga shoe rack namin. And super kulang pa nga yan. Kaya, sobrang liit lang yan actually. Ayan si Layla, nagpapakarga na, no? So, inaantok na yan. And then, itong, nilagyan ko din ng fake, mga fake ano to guys, fake plants. Fake plants yan guys. Kasi nga, hindi ako makapagpa buhay ng mga totoong plants. And si Layla ay ayan. Hello, Tuglag! Ayan, pinag... Anong gusto niya? What do you want, Ashka? Ay, she want to sleep. Tama. So, gusto niyang matulog, guys. Papatayin ko muna itong ilaw dito sa kusina. Actually, guys, ang dami ko nang nagawa ngayong umaga. Nakapunta na ako ng market. Iniwan ko si Layla. Basta binuksan ko lang yung ano niya, guys. Binuksan ko lang yung... Ta dito? Binuksan ko lang yung TV. And nanood naman siya. Nakisama naman siya. So, natutulogin ko na siya at umiiyak na siya. See you guys later. Mamaya ko lang itutuloy ang vlog. Bye-bye. Guys, ayan, natulog na po yung bata na yan at hindi na ako nakapag-film. Why siya ay natutulog. At dumating yung mga package natin. At may mga dumating na mga parcel galing ng Sarah. Actually, ito guys, hindi ito para sa akin. Ang in-order ko lang talaga dito is yung top. Ito, sinuot ko na nga. Eh, ang ganda niya. And may mga iba't ibang kulay yan. May black, may blue, may ganitong kulay. Tapos may isa pang kulay, yung orange. And maganda siya, guys. Pang summer lang siya kasi malamig. Malamig tong tela na to. So, pang summer lang siya. Sinukat ko lang. Tingnan nyo, bagay talaga. Ganda niya. Size S. And then, dumating din tong aming yung wifi na gagamitin namin sa probinsya kasi
Doon na yun. Kasi doon gusto nung tumira ni Mr. No, pang second house daw namin doon sa probinsya. So, kaya pala siya pumupunta-punta sa probinsya, guys. Yun din yung reason na, yun din yung reason, guys, kung bakit siya pumupunta ng probinsya. Kasi, dati to, inaayos niya yung bahay doon sa taas. Actually, guys, doon sa probinsya, maganda talaga doon tumira kapag summer. But, pag ganitong winter, super lamig doon sa kanila kasi nasa tuktok sila nung parang bundok. So, tapos seaside din sila. So, malamig doon and then wala din doon heater. Hindi ka pwedeng mag-ano doon na, ano, tawag dito? Hindi ka doon pwedeng, ang lamig, malamig guys kapag walang heater. So, ayun yung inaasikaso niya guys, dito, yung heater doon. Tapos yung mga, iba pang mga dapat gagawin doon, parang yung gas or whatever, hindi ko alam kung ano yung mga inaasikaso niya. And then, ina-ask nga niya ako na sumama kami ni Layla. Pero ayoko kasing sumama doon, guys. Kasi ang issue is, wala kaming magagawa doon ni Layla dahil malayo sila sa mall. Kailangan magsasakyan ka. And then, ang libangan lang doon is sa seaside. Na maglakad sa seaside, guys. Maglakad-lakad sa seaside. Ang problema, hindi kayo makakalakad sa seaside this time. Kasi nga, super lamig na doon. Super lamig ngayon dito sa Istanbul. And nag-snow-snow pa nga. So, hindi pwede. Lamig lang, ano ko. Sweet yung baby na yun. Medyo may tupak lang tong bata na to kasi nakigising lang niya. So, yan yung reason kung bakit talaga, bakit kami LDR ni Mr. Yung first week na pumunta siya doon, nagkagalit kami noon, pero bumalik na siya, and then nagstay siya ng 1 week dito, and then pumunta ulit siya doon sa probinsya kasi nga inaayos niya yun. But, maybe Friday nitong weeks na to is uuwi ulit siya dito kasi kailangan naming asikasuhin yung ID ko dito sa Turkey kasi nga yung citizenship ko ay hindi pa siya na-approvean. Still on process pa rin siya. So maybe guys, matagal-tagal pa yon, mga siguro mga abutin pa ng year. So hindi natin alam. Kaya kailangan kong mag-apply again ng another 1 year. So, nakapag fill up na ako online ng application and then kailangan namin pumunta na lang dun sa Pate kasi doon sa main ng immigration kami pupunta. Dati kasi kung saan ka malapit doon kanila para bibigyan ng schedule. Pero hindi ko lang alam this year kung bakit doon na mismo sa main office, sa main immigration na dito sa Turkey. Baka nagkahigpitan na, so kaya dapat doon talaga lahat siguro sa main. So hindi ko alam yung reason why. So let's see na lang guys. And mayroon ako actually na mga list na binigay nung immigration dati nung last year na nag-apply ako ng aking residency. Mayroon akong list na mga kakailanganin naming i-submit. But this year, I don't know kung may mga nagbago ba, nag-change. Pero ang alam ko nagbago is yung babayaran. Kasi naalala ko last year, ang binayaran namin is 1,290. But this time ay magbabayad kami ng 2,700 plus. So yun yung babayaran namin ngayong pang isang taon na residency. Ang residency ko palang ginagamit kayo sa mga nagtatanong kasi maraming type ng residency dito sa Turkey. So ang ginagamit ko since nung nagpunta ako dito sa Turkey is family visa, family residency kasi under ako ng asawa ko. So actually hindi sila nagtatanong ng maraming documents from sa akin. Mas marami silang hinihingi mga documents sa asawa ko. Like yung, ito lang naman yung mga pinaka main documents na hinihingi nila is yung kimlik ng asawa mo and yung marriage contract ninyo na photocopy, page hanggang page 3. And then, yung salary ng asawa mo, yung payslip. And then, yung bank statement. And then, yung address. And then, yung sigurta o yung insurance niyo dito sa Turkey. Ayan. Lahat ng yun is pwede nyo nang makuha yun actually sa online, sa Ediblet, sa kanilang website ng government. So, pwede nyo nang i-copy yun doon. Kaya mas mabilis na ngayon, unlike before na sasadyain mo talaga sila sa government. Ang sasadyain na lang ng asawa ko doon is yung yung private insurance niya and yung bank statement, kukunin niya lang yun sa banko. And then that's it. And then sa akin naman is photocopy ko
ng 4 apat na photocopy ng sa akin, and then tao dito yung passport ko na photocopy, and then photocopy ng old na na aking ID dito sa Turkey, and then what else, and then yung address ko, and yung aking also yung aking insurance na under ng asawa ko, and then ano pa ba, wala na, yun na lang guys. Tapos yung marriage contract nga namin, ayun na lang, wala nang hinihingi pang iba pa sa akin, and then yung print ano ba yung tao dito, yung fingerprint ko, ewan ko lang ngayong year na to kung hihingi pa nila yung fingerprint. Actually guys, iba-iba yung kanilang mga requirements. Kasi last year, naalala ko is, humingi pa sila ng aking criminal record from the country kung saan ako nakatira. Humingi pa sila ng criminal record from kung saan ako nakatira, like sa Philippines. Humingi pa sila niyan, kaya noon, nagpapasadya talaga ako ng criminal records or MBI sa Pilipinas. Tapos, ang dami ko pang gastos o blah, blah, blah. But this time, ay mismo sila na yung kumukuha ng iyong fingerprint. So, madidetect na naman nila yun kung mayroon ka bang criminal record or whatever. So, ayun guys, mas pinadali na ngayon. So, I hope this year also ay mas madali na. Ayan, kasi makikita naman kasi nila yun sa computer, you know, kung ano ba, yung record ko, makikita naman niya sa computer since nung nag-apply ako dito sa Turkey. So, and makikita rin nila sa record na may apply din ako pending, yung process, na process yung aking citizenship dito sa Turkey. So, ayan lang guys. So, yan lang guys. Na-share ko lang kasi marami mga nagtatanong about sa aking citizenship dito sa Turkey. Still, hindi pa po siya na-approvean kasi medyo matagal-tagal yun. So, yung iba na sinuswerte na sabi nila is 6 months lang, 1 year lang, super year, bilis lang nung kanila. Pero, they are so lucky, or maybe that time ay walang masyadong nag-a-apply. Pero kasi sa akin situation ay sobrang tagal na. Halos inabot na ng 2 years ngayon, wala pa rin. And hindi naman ako nagmamadali guys, as long as mayroon naman akong papel dito sa Turkey, yung hindi tayo illegal, diba? Ayan guys, that's the end of our video today, kasi darating na si Net. Magluluto na ako ng aming lunch para kakain na lang kami, and then magkakape-kape kasi hindi rin naman siya magtatagal dito sa bahay guys. Magkakape lang yun, and then uuwi na rin siya kasi yung sabay niya lang yung jowa niya kasi nasa work. So, siguro naboboring lang din siya mag-isa dun sa bahay niya. And, ayan guys, that's the end of our video. See you guys in the next vlog. Bye! Bye! Bye na! Bye everyone! Bye! Natulog si Lena ng isang oras, and then nagising na. Bye guys, thank you guys for watching. Bye.